welcome to my blog. Ngayon, i-share ko naman sa inyo kung paano tayo makakuha ng free ATM Union Bank sa mismong SSS branch. So, ito yung tinatawag na Union Bank Quick Card. So, bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking blog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative videos ko. Ngayon guys, bago kayo pumunta sa mismong SSS branch, alamin nyo muna kung may application ba ng kiosk doon sa mismong SSS branch. So, ngayon, bago ko i-share sa inyo kung paano nga ba tayo makakuha nito. So, isa-isahin muna natin kung saang branch merong application ng kiosk. Ayan. So, hindi lahat ng SSS branch is pwede kayong makakuha ng free Union Bank Quick Card. Dahil yung iba is walang application ng kiosk. Ngayon, isa-isahin ko yung mga SSS branch na kung saan is pwede kayong makakuha ng free ATM. So, dito, as you can see sa screen, ito na yung mga bilong sa Metro Manila na merong mga application ng kiosk. So, isa-isahin natin, pwede kayong kumuha ng free ATM Union Bank Quick Card sa Diliman, Makati Hilpuyat, Pasig Show, Makati Ayala, Caloocan, Mandaluyong, Manila, Alabang, Cubao, Binondo, Marikina, at tsaka sa San Francisco del Monte. Next is North Luzon. So, sa North Luzon, may apat lang na SSS branch na kung saan pwede kayong kumuha ng free ATM, Dagupan, Baguio, Pampanga, at Lawag. Sa South Luzon naman is sa Bacoor, Binian, Lipa, at Naga lamang. Sa Visayas naman, sa Cebu, Bacolod, Iloilo lamang ang may application ng kiosk. Mindanao naman is sa Davao, Cagayan de Oro, at Lapu-Lapu lamang. Then guys, pag Union Bank ang gamitin ninyo, the loan proceeds shall be available to member borrower's account within 3 to 5 working days from approval date of the loan. Once na ma-approve na yung loan ninyo, 3 to 5 working days lang is matatanggap nyo na yung loan ninyo. Then ngayon guys, dahil alam nyo na kung saan sa SSS merong application ng kiosk, so pwede na kayong pumunta. Ngayon, pagpunta nyo doon, magdala lang kayo ng one valid ID at saka may form lang na pipil upan kayo doon mismo sa SSS branch. So make it sure na pagpunta ninyo is follow pa rin kayo sa number coding schedule. Then pagdating doon sa SSS, sabihin nyo lang sa guard na mag-avail lang kayo ng free ATM ni Union Bank. Then sasabihin lang sa inyo ng guard na punta kayo sa loob sa ganito. And then pagdating doon is may papilapan sa inyong form. Then bibigyan agad kayo ng ATM. So saglit lang yun guys, walang gaanong pila. So ito na yung solusyon sa mga gusto mag-loan at walang bank account. Punta lang kayo sa mismong SSS branch at magdala lang ng one valid ID and follow the number coding schedule. Ngayon guys, nasa SSS website na tayo. So, mag-login lang tayo sa ating account sa SSS. So, input your user ID and password and then sign in. Ayan, nakapag-login na tayo. So, nasa home na tayo. So, click lang natin itong e-services. Pagka-click nyo ng e-services, guys, makikita nyo dito yung disbursement module. Ayan, so, automatic pagka-click nyo ng disbursement, lalabas na agad yung ganito. Reminder. Ngayon, dito sa my box, click nyo lang yan. Ayan. Then, pag may check na, click nyo lang itong proceed. Ayan. So, dito guys, ito na yung enrollment. Nasa enrollment na tayo. So, dahil Union Bank yung i-enroll natin, so of course, belong siya sa bank at hindi siya belong sa e-wallet, RTC, or CPO. So, click natin itong bank.
Ayan, then ang sabi dito guys, the bank account name should be the same as your SSS registered name. Is dapat kung ano yung pangalan ninyo sa bank account ninyo is parihas na parihas sa mismong SSS account ninyo. So of course, hindi pwedeng gamitin nyo yung bank account ng asawa ninyo or joint account or yung some parents na bank account. Dapat is bank account ninyo. So, X na natin ito. Close nyo yan. Click nyo yung X. Ayan. So, click na natin itong select bank. Then, dito, hanapin nyo lang yung Union Bank Quick Card. Ito na yun, guys. Union Bank Quick Card. Click nyo lang yan. Ayan. So, nandito na siya. Then, next is your bank account number. So, of course, kung ano yung bank account number na kalagay dito, dapat match dito. So, saan nga ba natin makukuha yung bank account number natin sa Union Bank? So, makukuha natin yan sa ating mismong ATM. Ayan. So, punta tayo dun sa ating ATM. Ayan. So, ito na yung Union Bank ATM, guys, na makukuha natin yan sa mismong SSS branch. So, para sa mga mag-loan, so isa ito sa masuggest kong gamitin ninyo. Guys, punta lang kayo sa SSS branch at magdala lang kayo ng at least one valid ID. Ayan, so automatic within that day, makuha nyo na agad itong Union Bank. Dito, as you can see, ito yung card number at ito yung account number. So, dapat ang ilalagay natin guys is account number. Ayan, dapat yan yung ilagay natin, account number at hindi card number. So, again, hindi ito yung ilalagay ninyong account number doon sa SSS. Dapat ang ilagay ninyong account number is itong nasa baba. Dahil yan yung account number ninyo. So, pag once na magdi-deposit kayo, maghuhulog kayo, mag-cash in kayo, ito yung account number ninyo at hindi itong... So, ngayon, balik na tayo sa mismong SSS. Ayan. Ngayon, dito na natin lagay yung account number. So, ayan guys, nalagay ko na yung bank account number. So, dapat match yung dalawang yan. Guys, double check nyo yung bank account number ninyo kung tama ba. Para 100% na ma-approve. And then next is attach supporting documents. So, dito naman, magpapasa na tayo ng requirements natin. Then, pinakauna is proof of account. So, click lang natin itong select document type. Ayan. Then, dito ito yung mapagpipilian. So, depende yan guys kung ano yung meron kayong proof of account dyan. So, halimbawa, dahil ang meron tayo is sa Union Bank is ATM. So, required guys, pag once na ATM, kailangan nakalagay is... Ayan, ATM card with account number and name. So, ito yung pipiliin natin. Ngayon, click na natin yan. Ayan, so yan na yung napili natin. ATM card with account number and name. And then, lalabas na agad yung example dito. And then, dito guys, pag mag-enroll kayo, kailangan naka-format yan as JPG or PDF file. At saka maximum of 3 MB lamang. So, wag lumagpas sa 3 MB yung file size na i-upload nyo dito or yung ipapasa natin dito. Ngayon, click na natin itong browse file. And then, click files. Then, dito guys, hanapin nyo yung pinicturan yung proof of account, which is yung ATM ninyo. So, sa akin, as you can see dito, ito na yung file or proof of account ko na ATM ng Union Bank. So, dapat nirename nyo yan. Ayan, nirename ko siya as ATM. Ayan, so dapat kasi is walang special character sa file name niya. Ayan, so as you can see, 483 KB lang din yan. So, binawasan ko na din yung file size niya dahil hindi pwedeng lagpas sa 3 MB. Ayan. So, ngayon, click na natin ito.
So, andito na yung file name. So, ibig sabihin na attach na natin yung proof of account natin. So, next naman is ID card or identification document. So, click natin yan. Ayan. So, picturean nyo yung valid ID ninyo. So, para ma-attach na natin yung valid ID, click nyo lang yung browse file. And then, click files. Then, dito, hanapin nyo lang yung pinicturean yung valid ID ninyo. So, ito na yon. Nirename ko siya as ID. Ayan. So, click natin yan. Ayan. Then, dito guys, makikita nyo naka-attach na din yung ID card natin. So, andyan na yung file name. The next is the selfie photo. Click natin yan. And dito, ito na yung sample guys. Ito na yung selfie photo. Ayan, so as you can see sa example dito, dapat hawak nyo yung pinasa yung proof of account at saka yung ID ninyo. So take note dito guys na kung ano yung pinasa yung proof of account at saka ID, dapat yan yung hawak nyo dito sa selfie photo ninyo. So dito sa sample ni SSS, hawak niya yung ID at saka yung ATM. Ayan. So, ngayon, click na natin itong browse file. And then, click files. And then, hanapin nyo lang dito yung pinicturean selfie photo ninyo. So, ito na yon. Click nyo lang yan. So, ayan guys. Andito na yung file name. So, ibig sabihin, na-attach na natin din yung selfie photo natin. So, ngayon, dahil kompleto na, nakapag-attach na tayo ng proof of account, ID, at saka selfie photo. So, make it sure lang dito, guys, na readable lahat ng requirements na ipapasa ninyo. Dahil isa yan sa mga reason kung bakit nare-reject din kayo. So, make it sure na readable yung mga isasubmit yung requirements dito. So, dapat walang anino yung halimbawa sa proof of account ninyo, dapat walang anino or hindi blurred para 100% na approve yung disbursement ninyo. So ngayon dahil okay na lahat, click nyo lang itong may box. Ayan, then pag may check na, click nyo lang itong enroll. And then click OK. Ayan guys, ang sabi dito, you have successfully enrolled your bank account. Please take note of your transaction number. So sabi dito, kindly wait for the email notification from SSS on the result of processing of your uploaded supporting documents. Ayan, so hintayin nyo yung update ni SSS sa inyo kung rejected or approved yung disbursement enrollment ninyo. Ngayon, click nyo lang itong view disbursement accounts. Ayan, makikita nyo dito kung anong status na yung in-enroll yung bank account. Ayan, so nakalagay dito guys for branch approval. So, pag once na-approve na yan, mag-color green na yan. So, ngayon, nakalagay dyan is parang orange or yellow. Ayan, dahil for branch approval pa siya. And then, pag active na or approved na, magko-color green yan siya. At may nakalagay dyan na active disbursement account. So, hintayin nyo lang yung email notification ni SSS. Mag-i-email sila sa email ninyo kung rejected or approve yung disbursement enrollment application ninyo. Kapag once approved na, pwede na kayong makapag-apply ng kung ano yung application na i-claim ninyo. So, alimbawa, kayo ay maglo-loan. So, pag once approved na yung disbursement ninyo, pwede na kayong makapag-proceed sa inyong loan. So, pwede na kayong makapag-apply ng inyong loan application online. Dahil dito, ihuhulog ni SSS kung anumang benefits or loans yung i-claim ninyo.
So, ayun lang guys. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!